Yan, isang mapagpalang gabi po no sa lahat ng mga kapatid natin na nag-abang talaga no sa atin pong live. Wala tayong collaboration sa punto por punto, pero mga kapatid, meron po tayo ngayong programa dito po sa ating katotohanan, ating pag-usapan. Kasama po natin dito ngayon sa ating programa, of course, si Brother Aljan Bagatnan ng Mr. 721 Catholic. At ngayon po mga kapatid, ayan, nandito po siya sa kabilang linya. Okay, so ito po mga kapatid, no? Nandito ngayon si Mr. 721 Catholic o Brother Aljan para po sa ating napakagandang episode sa gabing ito, na kung saan po ay napansin po natin mga kapatid na meron palang isang pastor na kasabwat mismo ng mangtatawas. At yan po ay realidad mga kapatid, no? Hindi po yan gawa-gawa po lamang. At yan po ay makikita natin dito po sa ating programa natin pong pagsasaluhan ngayon sa gabing ito. Yung isang pastor pala, ay nako, nakakalungkot mang isipin, pero ito po yung katotohanan na dapat po nating tanggapin. Meron nga ang kasabihan, bato-bato sa langit, tamaan ay gamit lamang ng helmet. So ganun po no mga kapatid. Kaya ngayon, etong isang pastor, buking na buking, na isa palang mangtatawas ang kanyang kakampi. At sa bago natin umpisahan yung ating pong pagtatalakay sa gabing ito mga kapatid, of course, uumpisahan po natin ito sa isang opening prayer. At ating pong inaanyayahan ang ating kapatid sa kabilang linya for the opening prayer, Brother Aljan. Yes, thank you so much, Brother Romel. Narinig ba ka, Brother Romel? Yes. Ayan. So, thank you so much na. At pasensya na po no, kung hindi po tayo nag-open cam ngayon. Kasi po, wala pa po tayong ano, ng camera. Pero okay lang po yun. Importante matutuloy po yung mga live na ginagawa po natin. At ngayon po, umpisa na po natin yung ating panalangin at hingi po tayo ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Sa kanang Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Ama sa lahat, kami nagsusumamot humihingi sa iyo ng patnubay at gabay sa gabing ito. Naway Panginoon, ibigyan mo kami ng sapat na talino upang matuklasan namin ang mga dapat naming makatuklasan. At naway Panginoon, ibigyan niyo ho kami ng sapat na pag-unawa upang maunawaan namin ang bawat isang nandirito at nanonood. Lalong-lalo na po ngayon, Panginoon, yung aming kapatid na nakikipag-ugnayan sa isang mangtatawas. Yan po, Panginoon, ay hinihingi namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo na iyong anak na siya rin yung aming Panginoon. Amen. Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, maraming salamat sa opening prayer, Brother Aljan ng 721 Catholic. At ngayon, mga kapatid, bago natin puntahan o bago po tayo dumako po, mga kapatid, sa atin pong napakagandang topic sa gabing ito, gusto ko munang pansinin itong ating mga kasamahan dito sa YouTube natin na maagang maaga pa po, no? Na nag-abang talaga sila. Isa-shout out ko muna si Brother Frank Elipe, Mario Comilla, si Rice Kai 236. Sabi niya, gwapo ka sa umaga, tanghali, gabi, madaling araw at dapat hapon mula dito sa San Diego, CA, USA. Yan. California, USA. Yan. Sabi din ni Leo Delphine, good evening Bro Romel. Walang live si Wind. I don't know. Baka po nagpahinga, Brother Frank Ilipe. MJ Tumang, good evening Brother Romel. And Josefina Mabilo, good evening Bro Romel. Berna E. Barzabal. Yan. At saka si Sister Malugway. Olin Agokotano. Yan. Baka meron ka diyang gustong batiin at yung pagbati mo na rin, Brother Aljan, para po sa ating pabungad na pagbati. Ayan, thank you so much, Brother Romel, sa pagkakataong ito, no? Again, no, thank you so much at magandang gabi po sa lahat ng mga 721's families natin dyan. At siyempre po, magandang gabi rin po sa mga caps na natin nanonood sa ating live sa Facebook page at sa katotohanan ating pag-usapan dyan sa ating YouTube channel ni Brother Romel A. Palma. At thank you so much po sa lahat ng po subaybay at
Yung una-unang nag-comment dito sa ating YouTube channel, si Roby Paselan. Ayan, magandang gabi rin po sa inyo kapatid. At meron na po tayong 6 na viewers ngayon, Brother Romel. Thank you so much po. Patuloy lang po tayo sa patunod upang matuklasan natin, no, ang mga kasinungalingan at pagkukunwari ng mga kapatid natin na sabi nila na sila daw yung totoo, sila daw yung, abangan natin yon, sila daw yung anak o sinusunod daw nila yung utos ng Panginoon, pero umaanib o nagbibigay tiwala sa isang mga tatawas. Ang tanong, sila ba'y tunay o hindi? At ngayon yung papatunayan ng programa ngayon dito sa katotohanan ating pag-usapan. Back to you, Brother Mel. Yan, at binabati ko rin po nandito sa ating Cap Talks Facebook page. Live din po tayo ngayon, si Rico Aguilar Vitales. Yan, at sa mga susubaybay ngayon at sa mga follower po ng Cap Talks, maraming salamat po. At gusto ko rin pong batiin sina Richie Sinorio, Romel Ruiz, Given Isaac, Jingjing Bahaw, at saka si Dory Bakay. Blessed evening, Bro Romel and Bro Aljun. Aljan po yun, no? Watching from Eternal City of Rome, Italy. Wow, umabot tayo ngayon ng Roma. God bless you both. At saka si, wow, nandito rin pala sa ating comment section ngayon si Brother Junel Balinsuela. Good evening both of you, Meg Romel and Brother Aljan. God bless and hoping you so to be part of this program also. Nawa ay magkaroon ka rin. Itong kaibigan natin, magkaroon nawa ng pagkakataon na makapag-internet doon at makapasok din sa Zoom. Eh, alam natin malaki din yung maitutulong nito kapag magkaroon ito ng channel niya. Solid RCC, mapagpalang oras Bro Romel at Bro Aljan. Antonia Densen, good eve po mga kapuntos, the TV show, good evening. Yan, kasi po mga kapatid, this is a very alarming na hindi tayo kasi aware, pero alarming na po ito ngayon dahil mayroon palang pastor na kinukonsinti, at hindi lang kinukonsinti, ah, makikita mo talaga, kakamping-kakampi pa niya ang mangtatawas. Bakit po natin nasabi yan mga kapatid? Eh, klarong-klaro naman, makikita natin maya-maya ng sandali sa video, no? Pero bago natin ipakita yung video, kung meron po kayong hawak na deliverance handbook, yan, ito po, ni Father Sikia, pwede nyo pong basahin sa page 7, mangtatawas, this occult practitioner is someone who is engaged in pagtatawas. Pagtatawas is a ritual, ritual para ito mga kapatid, where an affliction or psychological disorder is diagnosed yun, by interpreting the form produced in a basin of water as molten wax strip from a lighted candle. Yan. So, napakadelikado kasi may mga interpretation na nangyayari dito. Kaya nga, hindi na po ako magtataka kung bakit merong mga pastor na mahilig maggamit o mag-quote ng talata sa Biblia at mali-mali naman mga kapatid ang pagkakaunawa nila. Hello kay Lance Nicolas, parang matamlay si Bro the TV show. Okay, may inihintay siguro, brother. Okay, Susan Buenaviaje. God bless po sa lahat. Yan. So yan po mga kapatid, naka-view ako sa YouTube at dito sa Facebook mo, Bro. Wow, ang galing ah. Maraming salamat sa suporta kapatid, no? Isang malaking suporta na po yan kapag kayo po ay nag-view sa amin at saka makakatulong po yan sa amin. Also, do not forget to support also our brother, Mr. 721 Catholic. Malapit na po. Please, paki-push naman po nang makaabot po siya ng 1,000 subscriber for the monetization at magagamit po yan to the glory of our God. Yan. Brother Aljan, alam ko na panood mo yung video. Bago natin puntahan yung video, no? Yung pauna mong reaction muna bago natin i-reveal yung video na ating nakita. Ayan. So, Brother Romel, yung napanood ko yung video ni Brother Archie, nakita ko na alam ko na kung bakit nila tinitira yung mga Katoliko. Alam ko na. Doon ko napatunayan na kung bakit nila pinagkakaisahan yung Romano-Katoliko. Kasi yung Romano-Katoliko, my dear brother and sisters, hindi naman inaaway, no, ng kinokorek
yung mga mangtatawas. Mm-hmm. Pero itong si Brother Archie, talagang sinusuportahan, Brother Romel. Kaya napagtampo ko na itong si Brother Archie, halatado, no? Hindi na siya halatado. Talagang may ebidensya. Kasi iba yung halatado sa totoo. Na sinusuportahan yung mangtatawas at the same time, tinitira yung Katoliko. It means, Brother Romel, halatado at kitang-kita na itong si Brother Archie kakampi ng isang ng ibang ng mga mangtatawas gaya ng occultism. Yan, well, of course, alam mo kasi Brother Aljan, pinipilit ni Pastor Archie na sila ay biblical, na sila ay tumutupad sa Biblia, na kapag ang turo ay wala sa Biblia, huwag paniwalaan, na parating pinipilit yung Exodus chapter 20 verse 4 na bawal daw yung mga imahen. Pero mapapansin natin ngayon mga kapatid na meron siyang nakaligtaan, meron siyang nakalimutan, or possible hindi niya ito nabasa. Posible kasi marami o karamihan sa mga pastor nagbasa ng talata, hindi po nagbasa ng Biblia. That is so very different yung pagbasa ng talata o pagbabasa ng verse kaysa sa pagbabasa mismo ng Biblia. Paano ko po nasasabi yan mga kapatid? Kapag verse lang yung binabasa mo, you are selecting what you want to hear or to believe, mamamali ka talaga mga kapatid. Pero kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ay naku, makikita mo talaga yung mali mga kapatid. Yan. Acknowledge ko muna dito mga kapatid na si Brother James, anak ni Mama Mary, si Sheffield SLC, love love, kay Gavin, Charles, Resty, Carolino, Delphine Rabago, Mark Tau, ayan, yan, at yan. Ito po mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo muna yung sinasabi mismo dito sa talata sa Biblia bago yung kanilang activity na gagawin. Ito sinasabi sa Deuteronomy chapter 18 verses 9 up to the 11. Okay. Kapag kayo'y naroon na sa lupang ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong gagaya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Kasuklam-suklam. The Lord hated it most sa mga taong gumagawa nito mga kapatid. Ano ito? Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. Ito, ng mga mananawas. Naku, nasusulat pala sa Biblia, Brother Aljan. Mali pala yung pupunta ka, makikianib ka pa mismo sa mantatawas o mangtatawas nito at mga sumasangguni sa mga espiritu ng mga patay. Bakit? Ano ba ang rason? Bakit ayaw ng Panginoon na sila ay ma-involve sa mga ganito pong gawain? Ito, basahin po natin sa karugtong. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog, okay, ng kanyang anak. Ito, sa verse 12. Sino man gumagawa ng alinman sa mga ito ay kasuklam-suklam. Kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Ibig sabihin, talagang nagagalit ang Diyos sa mga sumasangguni o nakikisama dyan sa mga mangtatawas na yan. Yan, klarong-klaro yan. Pakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. That is a very clear verse in the Bible, mga kapatid, na ayaw yan ng Panginoon. Ngayon, eto na. Puntahan natin ngayon. I-reveal na natin, no? I-reveal na natin, ipakilala na natin anong klaseng pastor ba ito at bakit ang pastor na ito, mga kapatid, ay, nako, sumama pa mismo sa mga mangtatawas. Ito, pakinggan natin, Pastor Añedes, kinuha ko po itong videong ito sa kanya mismong Facebook. Salamat, Pastor, dahil mayroong ebidensya na ipinakita mo mismo. So, karon na... Uy, nabali. Yan, kita nyo? That is an object ng pangtatawas. Kuha, no? Mata, dunggan. Tawas, dunggan. Yan, ini-interpret. Yung pagtatawas sila, tinulong, ano yan, kandila, yan daw, meron daw nakikitang mata, taenga. Yan, tingnan nyo mga kapat na ini-interpret na yung ginagawa nilang occult practice. Yan, oh. No? So, money ang purma, no, sa
Tawas, unsay tawag ni Manitito? Tawas. Tawas, no? Morsi Manitito. Yan, oh, Brother Aljan, ano yung reaction mo doon? Salamat tayo kay Brother sa isang kapatid natin na mangtatawas, no? Kasi ito na yun eh. Ganyan no firm na Brother Archie, nagtanong siya kung ano yun. So sumagot yung isang tao dyan. Ito ay tawas. So confirm na si Brother Archie ay nakikiusap sa isang mangtatawas. Ngayon abangan natin yung susunod na mangyari, Brother Mel. Mm-hmm. Eto, napakaganda yung ano, yung kanilang ipinakita o ipiniresenta mismo. No? Ang tawas, ang mangtatawas ay mean, nag-interpret at hindi ito sinaway. Hindi ito sinaway ni Archie Añedes. Pero kung titingnan natin mga kapatid, kung matino ka na naniniwala sa Biblia, kung ikaw isang matinong tagapagturo na kung anong aral na sinasabi ng Biblia, sana magiging tapat ka rin na ipangaral mo at i-correct mo talaga ang taong iyan kapag meron siyang kamalian man. Bakit po mga kapatid? Ito ang sinasabi ni Propeta Ezekiel sa Biblia. Ano yung sinasabi dito? Basahin natin yung 3:18 ng Ezekiel. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala, no warning, no? Hindi niya winarningan. Kitang-kita diyan, ha? Upang sila ay makapagsisi, ang mga taong iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Take note mga kapatid, kasalanan po, mali po ang pagsangguni sa mangtatawas, ngunit he never corrected the mangtatawas. Ngunit, ito sabi dito, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan, no? Ang taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan, yan, yung mga hindi na warningan, pero sinasabi dito, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Klarong-klaro yan, kapatid, na mayroong part ang isang tao na nakakita na kailangan talaga i-correct pero hindi niya kinorek. Nasa sa kanya na yon. So ito, ang dapat talagang gawin, sabi dito kasi sa Ezekiel 3:19, subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, oh, hindi sila nagsisi, sinabihan mo na mali yung pagtatawas pero hindi pala tumitigil yon, ibig sabihin, ito, mamamatay nga sila dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, hindi mo yon pananagutan. So, klarong-klaro pala dito na kailangan talaga i-correct ang dapat i-correct. No? Sabihin ang dapat nating sabihin. Makinig man sila o hindi. No? This is the purpose of our program tonight na isisiwalat lang natin mga kapatid yung totoo lamang, yung katotohanan. Dahil yung ating programa ngayon ay katotohanan ating pag-uusapan. Kaya nga, no? Kaya nga itong katotohanan na ito ay klarong-klaro na, no? Klarong-klaro na nakikita natin yung ebidensya, sumangguni, no? Nag-confirm pa o talagang nakianib, kakampi pa talaga ng pastor na ito ni si Pastor Añedes yung mangtatawas. And take note mga kapatid, for how many times nakita natin he is the number one against, no? Sa sacred images ng simbahan. He is the number one against the teaching of the Catholic Church. Dahil ang pinakapunot dulo pala nito, he is involved sa mangtatawas. Naku, Brother Aljan, delikado yan, di ba? Yes, Brother Romel, napakadelikado yung Brother Romel kasi nasusulat talaga sa Biblia na hindi yung mangtatawas ay kailangan natin pagsabihan o bigyan ng impormasyon na mali yung kanilang ginagawa. Hindi natin itolerate yun, Brother Romel. Mm-mm. Pero yung ginawa nito ni Archie, talagang sinuportahan pa ito. So ano kaya ito? Ito ba ay kasama ni Brother Archie o di lang natin masasabi? May possibility. At shout out din po kay Sister Gloria Bistol sa Cap Talks. Nakatutok po siya ngayon. Ayan, maganda at dumadami yung nakasubaybay sa atin. At maraming salamat kay Jensik at Rico Aguilar Vitales sa inyo pong pag-share ng ating Cap Talks Facebook Live po tayo ngayon. Medyo na-curious ako sa
nag-send ng message sa atin, no? Parang gusto kong panoorin pero later na lang siguro. Hihingi natin sa kanya yung link. Anong nangyari? Anong ganap? Meron ba silang program o baka sila mismo yung nagde-debate? Kung sila yung magdebate, nako. Nako, nako talaga. Malaking problema to. Okay, brother. At saka informasyon ng OSAS daw eh. OSAS? Pareho naman silang OSAS. Kaya yun daw yung pinag-debatehan nila, OSAS. Baka yung isa, SASU, at saka yung OSAS. Kasi sa pagkakaalam ko eh, si ano eh. Pero naninindigan talaga si Dino Diaz sa OSAS. One save, always save. Diba? Ganon sila? Yes. At saka ipanalangin natin, Brother Mel, yung isa sa kanila dyan, magiging Katoliko na soon. Sana nga. Sana nga. Sabi ni... Tuloy natin yung Brother Mel. Yes, yes? Tuloy natin yung kay Brother Archie. Sige. Kasi baka yung ibang viewers natin mapupunta sa kanila. Oh, walang problema. Okay. Brother Archie. Ay, nandito si Larry Silva. Sana kung pumunta kayo ng mali sarili nyo. Oh, Brother Larry Silva. Gusto mo bang pumasok para makapag-enjoy ka rin? Meron kaming Zoom link. Sige, bibigyan sige, namin. Yes? Sige, pasukin mo sa Brother Silva at baka makapagbigay sa komento about kay Brother Archie. Okay. Maglalagay po ako ng Zoom link dito po sa ating live sa YouTube. At kung gusto niyo pong pumasok, so you're so very welcome naman po na pumasok dito. Yan. Wala namang problema. Okay. Dalawa lang na kami dito. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot. Wala si Brother Janlo dito. Si Aljan lang yung bahala sa inyo. Okay. Patuloy natin yung atin pong video ni Pastor at saka ng kanyang kakamping Mang Tatawas. Let's continue the show. Okay. So, aduna manggoy among silinga, no? Nga si Lario, nga wala siya karon ka kabarog tungod kay gipadautan siya sa usa ka tawo. Ano daw, Brother Aljan? Ano ba yung debautan? Hindi ko na unawaan. Gipadautan? sa pagkakaunawa. Hindi kasi ako fully nakaka... O, ito si Brother Larry Silva. Brother Romel. Yes. Yung dinautan daw, ginawan daw ng masama. Ano yan? Ginawa ng masama. So, yung nakahiga daw dyan, parang ginawa ng masama. Okay. So, shout out pala sa, ano, Brother Romel? Yes. Hindi ko papalampasin. So, shout out kay Street to the Point, no? Hay, nanonood daw siya ngayon. Ayan, please subscribe, no, sa YouTube channel ni Brother Janlo Alabado. Ay, nandito. Brother Janlo. Nandito si Brother Larry Silva, baka gusto mo mag-join. Ayan, Brother Janlo. Okay. Baka gusto mo. Nakapasok na si Brother Larry Silva, ha? Pin ko rin yung link ng Zoom dito sa aking YouTube channel. Mm-mm. Para masaya tayo, Brother Mel. Sige. Okay, sige. Sana tayo yung banda. Okay, pagpatuloy lang natin yung ating show ngayon. Ay, sana yan. Nakita sa tawas, no, na purma o tao ang maong tawas mga igsoon. So, kini siya nagalubog karon, no, dili sa higdaanan. No, dili siya ka katinghaya, no, apan karon pag gawason mga igsoon ang dautang espiritu nga bitakboy sa lawas ni Lario, no, pinaagi sa ngalan sa atong Ginoo Kristo nga makaambit siya sa dugo, sa hamili na dugo ni Ginoo Kristo. Pero Brother Aljan, ito kasi yung issue kasi dito, ito yung pinakaklaro lang, ha, na mali talaga, no, dapat hindi talaga sinanggunian o hindi talaga siya nag-agree dito sa Mang Tatawas. Eh bakit kasi, no, dinulog sa Mang Tatawas at itong Mang Tatawas na ito ay never been corrected by this pastor. Ito yung pinaka-issue natin dito, kapatid, eh. Kaya nga ginawa natin ito ng reaction video ngayon dahil gusto nating ipakita sa lahat ng mga viewers natin mali talaga na sumangguni sa Mang Tatawas, which is been written or we read it in the book of Deuteronomy chapter 18 verses 9-13. Brother Aljan? Brother Mel? Yes, narinig mo ba ako? Yes, Brother Mel. Iko-correct ko lang pala yung sinabi ko kasi ayon sa isang, ano, isa talagang marunong, no, sa Bisaya, sabi niya dito,
Gipadaotan means binarang o kinulam. Yun nga sabi ko eh. May courses eh. Yan yung sabi niya dito. So, thank you so much no kay Brother Janlo Alabado ng Straight to the Point. Okay, Brother Janlo, meron lang link dyan sa ating live ngayon, nakapin na dyan. If you want to join us, come and join us. Maganda nandito to. Nandito para si Brother Larry Silva. Yes, good Brother evening, Janlo. Brother Larry Silva. At nandito rin siya ngayon, nakikinig sa atin. Yung pagkita niya sa Brother Larry muna, Brother Mel. Isang greetings. Sandali, sandali. Sabi ni Onin Gokotano, baka mapasukan tayo ng alien yan, Bro Romel. Naglagay ka ng Zoom link sa comment section. Okay, no worry po. Kapag pumasok po yung alien, edi terminated siya agad. Kung alien man siya. Okay. So, babantayan po natin yung mga alien invader na yan na papasok po sa ating programa. So, I will not allow those alien. Alam ko naman po yung ibig sabihin ng sinasabi ng alien. Kasi maraming mga foreigner yan na nakikisalamuha o di kaya naman ay talagang nakikigulo no, sa atin pong programa. Thank you so much for reminding us. Sino yung nag-remind? Si Onin. Yan. Onin Gertana. Yes. Merlin Banzuela. Good evening, Brother Romel Palma at Aljan. Ingat po kayo kay Larry Silva, kumakain siya ng tawas na hilaw. Naku naman, wag naman ganyan. Walang personal attack pa. Eh. Wag naman ganyan. Tayo lahat dito, kapatid. Wag naman ganyan, hindi ko kasi nakita yun. Okay. Okay. Pero yung nakita nating halata dito mga kapatid ay mismo ang pastor na konsentidor na kakampi ng mangtatawas ay nakita po natin. At ito'y sikat na sikat sapagkat kung saan man merong market preaching ay posibleng makikita mo siya dahil agresibong agresibo siya na makipagdebate sa mga Catholic faith defender doon mismo sa Bohol. Yan, for how many times also na talagang nagkakabanggaan sila ng mga Catholic faith defender doon mismo sa Bohol. At nakapagtanong pa nga ito sa Grand sa Bible Rally, no? At yun nga lang eh kapag ang isang pag uunawa sa Biblia ay kulang-kulang eh natural yung iyong pong katanungan ay kapag nagsinagot na akala mo ay kulang dahil kulang-kulang yung pagkakaunawa ng isang taong nagbabasa ng Biblia. Okay. But anyway, so ipagpapatuloy natin yung video para mas maganda naman yung pasok ng ating video kanina. I-ano na lang, ipagpatuloy natin. Pakibantayan na lang Brother Aljan kung nauunawaan mo ito. Pero kahit hindi natin maunawaan yung lingwaheng ito, yung pinakasentro ng ating discussion ngayon ay ang act or action or ang akto mismo ang ginawa ng isang pastor na pakikianib no sa isang mangtatawas. Yun ang pinakaklaro dito. Na ipinagbabawal po sa Biblia. At nakita po natin kanina sa video na ginamit pa niya yung pangalan ng Panginoon upang i-cast out yung sakit. Yung may sakit po mga kapatid. Pero ito yung pinakaklaro na sinasabi ng ating Panginoon para sa pagtatapos po ng ating programa ngayon. Sabi sa Mateo 7:21, ito po yung ating mababasa dito. Hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon Pinoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan? Yung bang ginagamit yung pangalan ng Panginoon? Pero yun ang sagot ng Panginoon sa kanila? At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila kailan may hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin kayong manggagawa ng katampalasan. So hindi po nangangahulugan mga kapatid na kung ang isang tao ay gumagamit ng talata sa Biblia ay sila na po yung nagiging tama. Karamihan po dyan ay yung proof testing, kinakat lang yung ng talata sa Biblia at yun lang ang iniinterpret. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo na huwag tayong maloko ng mga taong gumagamit ng talata sa Biblia. Kahit mismo sa pagtutukso ng ating Panginoon, ginamitan din yun
ng talata sa Biblia, salmo pa yung ginamit, pero hindi umubra. At atin pong ibigay ang lahat ng papuri at kadakilaan sa ating Panginoon, at ibigay natin din yung ating sarili at hingi natin yung kanyang gabay at tulong sa atin bago tayo matulog sa atin pong panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate to the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our bodies, souls, and spirit. And may the sign of your holy cross drive all evil spirit away from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.